can possibly cause cancer of the skin. What else do we have here? Radiation. What else do we have here? Pollution. And of course, eto masarap pag-usapan sa lahat. Guys, okay? Ano bang ginagawa muna ng mga free radicals from the outside, especially if you're a smoker? It can penetrate the membrane. It will disrupt the membrane. It will cause a hole in your membrane that can lead to what? Cell death. Now, ano to? Ba't tinuro natin ang mitochondria? Okay. Sabi po nila, ang mitochondria, magandang function. Tama ba tayo doon? Anong function ng mitochondria? It will produce ATP or energy. Tama ba tayo? Ito ang problema. Kung meron po tayong free radical sa environment natin, meron din po tayong free radical sa loob ng cell. Why? As the mitochondria produces energy, at the same time, gumagawa rin sila ng isang pattern ng free radicals. Anong pwede niyang gawin? Sisirain naman ang membrane. Okay, ano pang gagawin niya? Pati po mga nerve cells natin, sisirain din niya. Guys, very damaging po ba ang free radicals po pag-iisipan natin mabuti? Yes, why? Balat ng membranes po natin, okay, pati po yung mga tinatawag na lysosomes, pati na rin po yung mga DNA natin, pati po yung membrane na cells natin, will be destroyed by the free radicals. Delikado ho, maliwanag po tayo doon. So isipin mabuti, nakatakot po ba ang free radicals ulit? Yes. Definitely guys, ito na po. Smoking. Pwede mo bang malaman sino po dito ang naginigarilyo? Tapos nga pang kamay. Uy, ang dami. Ay. Guys, ito pakinggan nyo mabuti yan. For those who are smokers people, gagawin ko man ng exaggerated ng story yan. Think first guys, that one free radical can kill one cell. Inuulit ko po, exaggerated po yon. Pero for the time being, isipin nyo, ang isang free radical papatay ng isang cell. Maliwanag po tayo. Now, sa mga naginigarilyo mo dito, sino pong nakaisang kahan ng sigarilyo sa araw? Tapos nga po kamay. Ayun, may nagtaas. Okay, sir. Ikaw muna, outstanding member. No? Tayingan mo ito. Ito po, hindi na po biro. This is already scientifically proven. Sa isang stick ng sigarilyo, sir, gano'ng karami ang free radicals? Sir, we have approximately 1 million free radicals. So, ilang cells mo pwedeng mamatay per stick? 1 million. Isang kahakalan naman, no? So, ilan po yun? That's 20 sticks. Magkano yun? 20 million. Sabi na, Doc, thanks 365 days. Delegado mo tayo. Maliwanag ba tayo doon? Now, ba't ko pinakita ang bagat puso? Ito yung mga normal po, yun, no? If you're a smoker, this can possibly happen to you. Sabi na dito, smoking is cool, right? Pero kung isip niyo mabuti, guys, pag naninigarilyo ka, ito maging kulay ng baga mo. Itim na itim. Compared mo sa isang magandang baga, maliwanag ko tayo. Malamang sir, nagsisimula ka na maging ganito ang baga mo. Maliwanag ko tayo. Ito pa, pagkita po natin. Ano sinasabi? Quit smoking people. Guys, I'm sure lahat po tayo dito, may kaibigan, may kamag-anak, naninigarilyo. Tama ba tayo doon? Ang dali ko sinasabi, para bang yung ginagawa mo, no? Pinapausukan tayo araw-araw. Ang tawag doon, second-hand smoker. Maliwanag po tayo. Ang problema nun, guys, mas doble po yung pumapasok na free radical sa katawan natin. Why? Wala tayong filter. Maliwanag po ba tayo doon? Ibig sabihin, kung sila magkakasakit, mas mabilis ka magkakasakit. Maliwanag po ba tayo? Okay, ngayon, idiretso natin ang usapan. Sinabi na po ni surgeon kanina, if you will inhale people, sinimput mo na yung free radicals ng katabi mo. Why? They're everywhere. Airborne, pagkain, kahit saan po, marami tayong free radicals. Are we clear with that one, guys? Ngayon, isipin niyo mabuti, no? Maybe you're wondering, no? Bacteria, detergent, sabi kanina, UV light, operation, smoking, stress, breathers, harmful smoke, food additives, lahat free radicals, yes. And what can possibly happen to us? Yan! May kakalala mo ba kayo mayroong cancer? Yes. Inatake sa puso? Yes. May sakit sa puso? Yes. May Parkinson's disease? Yes. Naninigarilyo? May diabetes? May inflammation? Uy! Tumatanda. Hindi may iwasan yan. At guys, it can even affect your immune system at pinapatigas niya ang mga arteries natin. People, kung iisip niyo magbuti, no? Itong pwedeng gawin sa atin ng free radicals. Maganda o pangit? Gusto niyo ba magkaroon ito? Siyempre, ayoko. Ngayon, ano kailangan natin? What do we need, guys? Antioxidants. Sabi-sabi po tayo, kailangan natin? Antioxidants!
God, where can we get the people in the first place? Fruits and vegetables. Pero ano ba kagandahan ginagawa ng antioxidants? Ito ang pag-usapan natin eh. The reason why we're here is because we would like to discuss the ways in order to prevent free radicals from damaging our body. Maliwanag po ba tayo? Pag-usapan natin antioxidants. Vitamins are a good example of antioxidants. Ano ginagawa po nila? They will prevent the free radicals from damaging your cell. Haharangan nila yung mga free radicals para hindi po makapasok sa loob ng membrane ng cells natin. Maliwanag po ba tayo doon? What else? Isipin nyo na para sila makapakman. Okay? Pag ito yung mga free radicals, ang gagawin nila, kakainin nila, kukunin nila, papatayin nila, sisirain nila. Maliwanag ba tayo doon? So kung isipin mo buti, maganda ba ang antioxidants? Yes. Guys, imagine, ito ang cell mo. Yung kalahate, maraming antioxidants. Yung kalahate, wala. Anong pwede mangyari sa mga free radicals natin? Pumasok, walang kaaway. Anong pinatay? Yung mga organelles ng cells natin, including your DNA. Magkakasakit ka ba pag ganon? Yes. Ito yung mga antioxidants. Okay? Anong ginawa niya? Hinarangan niya yung mga free radicals in order to preserve the organelles of the cell. Ibig sabihin po nun, napapagalan niya yung function ng cells natin at we can be able to prevent diseases from happening inside our body. Maliwanag ba tayo doon? Guys, eto ho yan eh. Sabi nga po kanina, no? Free radicals po na wala na isang electron. Pag siya po ay dumikit sa isang atom na matino, kukunin niya yung electron nun. At naging domino effect po yan.